Hello mga boss, magandang umaga. Ngayon po ay maulan ang ating araw. Ating araw. Ating ngayong araw, maulan. Kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong lugar ngayon. Kalagayan. May i-share lang po ako sa inyo na binili kong stove sa magbubote. Yung kanyang negosyo ay bumibili ng mga bote, bakal. Yun, dumaan siya sa pwesto namin at nag-check din sa amin kung may mga bote pa kami o bakal. Ngayon, napansin ko sa kanyang tricycle, nakita akong isang stove. Na ang type niya ay glass top burner. Hindi, ang ginawa ko, dahil niya ay nag-aayos tayo, binili ko na lang sa kanya. Pero bago ko siya binilan, bago ko siya binigyan ng presyo, tinanong ko muna kung magkano ba ang halaga ng stove na to kung i-ano mo sa inyong shop. Hindi daw aabot ng 100 pesos. Yung ganung yung bang stove. Yung ginawa ko, binili ko na lang sa kanya na ito ng halagang 200 pesos. At ayun, binigay niya sa akin at ito, gagawin natin. Che-check natin kung ano man siran to, bakit i-junk shop na. Eh medyo nasa 1 plus megit ata ang brand new nito. Mga ganitong stove. Yun. Samahan niyo ako mga boss, che-check natin. Baka ito'y magagamit pa, pwede pa natin gamitin sa pagluluto. Okay? Samahan niyo ako mga boss. Okay mga boss, ito po yung nabili natin sa tao na ibebenta dapat sa Young Shop. Binili na natin ng halagang 200. Sayang naman, itong stove na to ay may kamahalan to eh. Ito tinatawag na glass top burner. Check natin kung anong sira. Okay pa naman. Okay pa naman to. Oh. Bakit ibebenta na to sa Young Shop? Siguro ano to? Yung ito yung tinatawag na glass top burner. Kompleto to. Ang wala lang sa kanya yung iba mga walang tornilyo. Dilinisin lang. Okay pa naman. Okay pa siya. Ngayon, nililinisin lang natin. Halagang 200, meron na tayong stove na glass top burner. Papasin na natin. Papasin na natin. Pa siya, oh. Wala pa siyang basag. Buti nakita natin to sa tao. Kung hindi, diretso na to sa ano, sa junk shop. Tinanong ko siya pala bago ko siya binayaran ng halagang 200. Magkano ang ibebenta niya to sa junk shop. Sabi niya nasa 60 o 50 pesos.
binili ko na siya ng halagang 200. Siguro eh siyempre timbang ang pinagbabasehan dun sa ano eh sa junk shop. Bigat ng bakal. Ito eh aluminum lang. Kasi siguro possible na ganun talaga ang presyo na magbebenta ito sa junk shop. Sayang. Nakita ko sa kanya eh medyo malinis pa to eh. Ganda pa. Siguro nakita na ibinigay lang sa kanya to ng tao lang din. Tapos eh ginawa niya ibibenta na lang sa junk shop para magkapera. Dilinisin lang natin ito tapos yun pwede na natin itong gamitin. Baka dumi nung kanyang ito lagaya ng burner kanyang kaha. Uy, ito lang problema natin, dumi lang. Ito, gasan lang natin. Ayan. Bago pa eh. Bago pa siya oh. Kung titingnan nyo abot na rin natin sa Kairos. Tapos to itong burner nya hugasan na rin natin, liliyahin natin. Saan wala naman ang problema sya dito eh. Wala naman siya problema sa ignition pero hugasan na rin natin para pag ginamit na natin mamaya ay di ayos. Kasi nakita ko parang may nakaharang sa kanyang ano dito. Dapat wala yan eh. Parang may mga grasa.
malakas pa naman yung ano niya, yung lighter niya. Kita kung may lighter, malakas naman yung lighter niya, ayos pa yan. Yung isa check na rin natin kanina, diba mapansin nyo dun sa dito may mapulang apoy, fruits naman na yun. Wag lang to sa burner pag ginagamit na natin yung mapula. Ay, binuksan mo electric ba? Sige lang, buksan mo. Wow, tama. Saan ba ano? Tayo mo na i-compute, ano? Oo. Kaya ito yung nilinis ko rin lang mga boss, dahil sa parang kanina nilay ko na rin siya, nahirapan akong buhayin, sinundot ko lang siya kanina, kaya yun one click kanina yung apoy. Eh ngayon try ko na lang dibuhayin, nilinis, baka dahil dun nga yun naman talagang kadalasan kapag umaapoy siya dun sa burner, tapos hindi naman at may kuryente naman to, eh possible ito ay may bara. Kapag binuhay nyo at ang mahirapan kayong buhayin, tapos may kuryente siya, tapos ang ginagawa nyo lang para mabuhay ay itong sinasindihan nyo ng posporo o lighter, kaya umaapoy. Possible itong dito sa butas nito may nakaharang tulad nya, may gasa na rin natin to. Okay mga boss, paklasin natin tong kanyang yung gas pipe, kasi huhugasan natin po ito. Linisin na rin natin lahat. Tornilyo dahil sa kinain na ng kalawang. Napansin ko lang siya. Ngayon kukuha na lang tayo dito siguro ng mga screw dito sa ano, marami naman.
wala tayo ng tubig na may sabon. Oh, malaki. Ayan na mga boss, sinugasan na natin. Kung mapapansin nyo, bago pa talaga siya. Diba? Mamaya ang ganda na niya. Balikan ko kayo pag tapos na, pag nai-assemble na natin na. Okay? Okay mga boss, natapos na natin ang ginawa natin double burner na binili natin sa halagang 200, itong glass top burner. Ayun, ikabit na natin. Ayan ang naging result. Diba, bago pa kung titingnan. Check na natin. Ba? Ayos. Kung napunta yan sa junk shop, naku, wala na. Masasira lang lalo. Eh ngayon, salamat at nakita natin si Manong na ibebenta na natin dapat sa junk shop. Nabili natin ng 200. Pero sabi niya pala sa akin, yun nga, kung mabebenta daw niya si junk shop yan, magpapalo lang yata ng mga 60-80 pesos, mga ganun. Kasi ang pinagbabasehan nga lang doon ay yung kapal. Yung sa bigat ng bakal, quality yung mga sa plastic, ganyan-ganyan. Ganun. Kaya yun, ayos.